Magandang hapon, no? Ito ating inyong lingkod, ang Squad 244 Life Coach. Kapiling po natin ngayong hapon ang ating mga butihing kapulisan ng ating bayan ng Santa Maria. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataong nagkatipon muli tayo. Kasama po natin si Patrolman Jason Reville, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Fernando Datig, ganyan din po si Police Master Sergeant Michael Bermejo, Police Master Sergeant Ryan Garcia, Police Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ating squad leader na si Police Chief Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Ang ating pong talakayin sa ating pag-aaral, ang my brother skipper lesson for today is about the blessing of prosperity. Angad ba ng Diyos sa tayo ay magdurusa, maghirap? Hindi mo. Hindi mo po inaangad ng Diyos o ninais ng Diyos sa tayo ay magkaroon ng yaman or biyaya sa hindi parang ayon sa Kanya. But the thing is, prosperity has a blessing, lalo kung po ito ay galing sa Diyos. So, what is our idea of being wealthy? Ito lang ba ay dahil sa may pera ka, sa maraming laman ng pera ang bangko mo, or maraming kari-arian? So, tingnan natin kung ano mga indicators, kung ano talaga yung yaman na gusto ng Diyos na mapasa atin. Again, paunahan na po natin sa lahat, ang yaman po, ang lahat ng pinanggalingan, ng lahat ng bagay that we could enjoy, galing po sa Diyos. I mean, God is the source of all the things we enjoy. Huwag naman pa, wala natin kakalimutan. Siya po ang nagpapala, siya ang nagbibiyaya. Even the very breath we have every morning. So huwag natin sabihin yung nabanggit sa talata ng Deuteronomy 18:17, baka yung sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang aking lakas ay isang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Ang sabi ng Bible, kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang yung kanyang papagtibayin ng kanyang tipan sa kanyang sinumpa sa iyong mga magulang. Ang sinasabi po natin, ang tunay na yaman ay may basbas ng Diyos, nagdudurot ng kapakumbabaan, and God grants prosperity from His abundant resources. And we could always, we often equate prosperity with financial material substance only. Hindi naman po kung may material kang bagay, prosperous ka na. Actually, partly true, but prosperity is much more than having material things. God grants us prosperity sa lahat ng aspect ng buhay, family, relationships, career, ministry, and we may be victorious and successful. So sa ating mga sibilyan, tayo po ay nagkakaroon ng maginawang buhay kahit kapos tayo sa pananalapi, pero tayo po ay masaya kapiling ating mga pamilya. Meron tayong mga kaibigan na sa atin ay nakasuporta, nakaalalay. So we cannot gain prosperity on our own might. Psalm 50:10, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, wika ng Diyos, at hayop sa libong burol, nakikilala ko lahat ng mga ibon sa mga bundok at ang mabangis na hayop sa parang ay akin. Meaning, let us realize that God owns everything. Even the very life you have, pag-aari ho ng Diyos. Walang pag-aari ang Diablo. Ang ginagawa ng Diablo, dayain tayo, dalhin sa maling landas, huwag niyong payagan. Prosperity is about proper priorities, hard work, giving and receiving, sowing and reaping. So, sinasabi po natin, when we make Him, God, as our priority, we would seek Him, trust Him, delights in Him, we would always thank Him. And then yung realization na, what I have is His. What I receive
mula po sa Diyos. So He will provide for us, He will prosper the work of your hands. Sapagkat ang Diyos po ay nagpapala sa mga pagsisikap ng tao. He rewards diligence. And most of the time, He returns tenfold or even hundredfold. When you offer your life, your time, your talent, your treasure, dito po sabi ng Bible, Proverbs 10:4, siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ng kamay ng masipag. Proverbs 14:23, sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi naghahatid ng karalitaan. Luke 6:38, magbigay kayo, kayo'y bibigyan, takal na mabuti, siksikliglig, maapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat kung anong panukat ang binigay, doon din mula kayo susukatin. So, prosperity is about blessing the generations to come. We are looking forward to doing good things, that whatever we do should prosper para sa next generation. So, hamon sa atin is God wants us to prosper, not for ourselves alone, but for the future generation. And that's good news. And then let me share with you the challenge na we could have true prosperity God's way. And according to Solomon, he sets us some guidelines para maintindihan natin yung prosperity God's way, that we would say it, yung blessing na to, yung prosperity ito galing sa Diyos. So, unang-uno sa lahat, sa Ecclesiastes 11 verse 1, cast thy bread upon waters, for thou shalt find them after many days. So, ito yung investment principle. Solomon invested wisely. Di natin babasahin, pero sa 1 Kings 10, 22 to 23, Solomon was a trader, he was investing in ships, and then he cast his bread upon water, meaning for the yung kanyang negosyo yun would take as long as 3 years. Then when they came back, they returned with unbelievable riches. So nag-invest ka, kailangan sikapin mo na palaguin, hindi mo lang wawaldasin na namang meron ka. So remember the parable in Matthew 25, yung Panginoon ay nagalit sa mga tao niya sapagkat isa hindi man lang ininvest, kundi inilibing niya yung pera, yung talent. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, the wicked and slothful servant. Sana ginamit mo man lang, ininvest mo man lang yan. We are supposed to be a good steward of God's resources. So, investment principle. Pangalawa, yung diversification principle. 11.2 ng Ecclesiastes. Magbigay ka ng bagay sa 7 o sa 8, sapagat di mo malalaman kung anong kasamaan ang mangyayari. Ibig sabihin dito, you need to take shares in several adventures. Hindi ka lang maglagay ng isang effort sa isa. You would try several investments. Ika nga ng isang mayamang tao, do not put all your eggs in one basket. Diversity or diversification principle is good. Thirdly, preparation principle. Sabi ng Awit 19:13, keep back thy servant from presumptuous sin. Yung preparation principle is this. You are seeing things na maaaring mangyari, na maaaring ganito maganap, so you are preparing for the rainy day. Sooner or later, mayroong bagyong darating, may pagsubok na darating. Pag di mo napagandaan yan, sayang ang effort. Huwag tayong maging slothful. Kaya nga sabi ng Bible sa atin, Proverbs 6, verse 6, go unto the aunt thou sluggard, consider her ways, and be wise. Prepare for any days. Huwag yung one time, big time, one day millionaire, na hindi natin naisip yung kinabukasan. Kunting kinita ng barya, iiinom pa, hindi man na-execution ng pamilya. So, may God help us. Sabi ng Proverbs 21:20, there is a treasure, there is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise. But foolish man spendeth it up. So, mga mamang na tao, waldas dito, waldas doon. So, prepare for the rainy days. Proverbs 14:18, the simple inherit
folly, but the prudent are crowned with knowledge. Okay? Venture principle. Medyo risky. Pero alam nyo, the Bible encourages taking a risk. Hindi ito sugal. Kundi, for example, a farmer putting seed on the ground, it is risky. So, tinanim, hinawa niyo lupa, tinaniman, then he would say, Lord, it's in your hands now. Hindi ko na kung nangyari sa aking tanim, but it's in your hands now. I trust that you will bless it. So that's a risk that he needs to take. Work principle, Ecclesiastes 11, verse 6. Iyasik mo sa umaga ang iyong binhi, huwag mo iurong iyong kamay sa hapon sapagkat di mo malaman kung alin ang tutubo. So sinasabi natin, yung kasipagan ng sinumang tao may kapalit lagi. Magbubunga at magbubunga. Proverbs 24, ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa taginaw, kaya siya nagpapalimos sa pag-ani at wala naman. Huwag tayong tamad. 2 Thessalonians 3, 10 and 11, sapagkat nung pamang kami ay kasama nyo, aming iniuutos sa inyo na kung sino man ay gumawa, huwag din siya kumain. So God discourages laziness. He encourages us to take some risk para yung ating kakayahan, yung ating anumang tinatangkilik, umulad, hindi yung nakatengga lang dyan, tapos mauubos na mauubos. Sumunod, perspective principle, verses 6 to 9. At di mo nalalaman kung alin ang tutubo, ito o yun, o kung kapwa magiging mabuti. So, kailangan tamang pananaw. You enjoy life, but remember there are always bad days, so kailangan maghihanda tayo. Sooner or later, may maaaring magkasakit, maraming maaaring magkaroon ng pagkalugi, maraming pagkasiliranin sa atin, at least nakahanda tayo. So, perspective. Let's have that perspective ng Diyos. Ecclesiastes 2:24, walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom at pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa. Nakita ng Diyos na hindi laging ganun. Okay. Hindi laging masaya, hindi laging puro kagalakan. So, when we will be diligent, and we will always have that perspective ng Diyos. So if God is showering you with blessing, if He prospers you, if God gives you a home, enjoy your life, enjoy your family. Thank God for your work. Thank God for whatever you have, especially your wife, your husband, your kids, your friends. Magkanta ng magandang pananaw. So, kung meron kayong buhay pang magulang, salamat sa Diyos. Kung meron kayong mga kapiling na mga kapatid, salamat tayo sa Diyos. Enjoy life. God is good. So, don't forget that everything you have around you, especially those who are, you know, excited seeing you every day, enjoy them. Salamat tayo sa Diyos. Sa Psalm 84:11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw, kalasag, sabibigyan ng biyaya at kalawalatian. Di siya magkakait ng anumang bagay o ng mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. So tulungan tayo ng Diyos na tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang biyaya. And finally, accountability principle. So let's try to be responsible. Huwag lang natin iasa sa iba. Lagi tayong maging aware sa lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. And let's grow up. Let's learn to be responsible and put away pessimism. Put away sin. Let's live wisely and be a good steward. Tulungan tayo ng Diyos. Ano po, na maging mabuting katiwala. So, let's listen well sa sinasabi ng Diyos. What you call your own is not yours. Manager lamang po tayo ng Diyos. God owns everything, including you and I. He has rights. God has all the rights. Napatakbuhin tayo and we will be good. We are His stewards. We have these responsibilities. So, if you want to have the blessing of prosperity, try to
Seek prosperity God's way, and it will do you good. It will make you happy. But prosperity, our way, magbibigay lamang po ito ng lungkot, and it might lead us to miserable life. So may God help us to have that prosperity God's way, and be responsible to share it and enjoy it. And also remember, God owns everything. Pagkatiwala lamang po tayo ng Diyos. You stay safe, and God bless us all, and God give us peace. Maraming salamat po.